Ang mga bubuyog, mga hardworking na hayop o insekto na siya ding sumasalamin sa kasipagan ng mga tao. Isang inspirasyon din ng businessman na palaguin ang kanyang maliit na ice cream parlor business patungo sa isang multi-billion food corporation na sikat ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang parte na rin ng daigdig. Ang Jollibee, ang restaurant o fast food chain na parte na ng kultura ng bawat Pilipino, mapabata man o matanda. Pero alam nyo ba na katulad ng mga rags to riches story, dumaan din ang popular na restaurant na ito sa maliit na mga simula bago naging isang sikat na korporasyon na siyang humahawak na ngayon ng iba't ibang fast food chains. Mula sa pangarap ng isang simpleng pamilya na nag-ambisyon ng mas magandang buhay at mula sa kanilang mga simpleng pangarap, umusbong at nagbunga ito ng sangkatutak na oportunidad para palaguin ang kanilang mga nasimulan. Ating balikan ang mga small beginnings ng kumpanyang ito at kung paano ito lumago bilang isang food industry giant. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating i-upload na videos. At kung meron kayong kwento na gustong mapag-usapan, ilagay nyo lang sa comment section para maisama natin sa mga susunod nating ihahatid na kwento. Walang batang Pilipino ang hindi nakakakilala sa sikat na fast food chain na Jollibee. Aminin nyo, minsan din kayong naging bata at malamang ang pangsuhol sa inyo ng mga magulang nyo Jollibee para hindi kayo magmukmok o umiyak. Sino ba naman kasi ang hindi maiengganyo sa restaurant na may maligalig na pulang bubuyog na mahilig sumayaw? Agahan, tanghalian, hapunan, midnight snack, birthday party at kung ano-ano pang mga selebrasyon. Pinaka-common na go-to place talaga ng bawat Pilipino ang Jollibee. Huling-huli nito ang panlasang Pinoy na hindi mo matitikman sa kahit ano pang fast food restaurant. Kada kagat ng Yum Burger, Chicken Joy o kahit spaghetti pa yan, ramdam mo ang lasang parang may secret formula na sadyang ginawa para lang sa mga Pilipino na siguradong babalik-balikan mo ito. Yan ang impresyon na itinatak ng Jollibee sa bawat Pilipino, mapabata man o kahit matanda. Pero maliban sa panlasa, ano nga ba ang naging secret ingredient ng Jollibee at naging sobrang patok nito sa mga Pilipino? Simulan natin ang kwento sa pinagmulan ng sikat na fast food chain na ito. Nagsimula ang istorya ng Jollibee noong 1970s sa isang pangarap ng chemical engineering student na si Tony Tan Kaktiong. Kakagraduate lamang ni Tony noon sa UST sa kursong chemical engineering. Pero imbes na mag-apply bilang isang empleyado, naisipan nito na tulungan ng pamilya at mag-set up ng isang ice cream parlor business. Minsan kasi siyang bumisita sa isang planta na Magnolia Ice Cream at ito ang nakapagpabago ng kanyang isip na tahakin ang landas ng pagnenegosyo. Bukod pa dito, dating cook din sa China ang kanyang ama na sinubukang makipagsapalaran sa Pilipinas para makaraos sa kahirapan ng buhay doon. At marahil ito rin ang kanyang naging inspirasyon para pasukin ang food business. Gamit ang kanyang perang naipon, nagtayo ng dalawang ice cream store si Tony, ang Cubao Ice Cream House at Quiapo Ice Cream House, sa ilalim ng Magnolia Franchise Deal. Masaya naman ang mga customers ni Tony sa produktong binibenta nila, pero nagsuggest ang mga parokyano nito na bakit hindi siya magbenta ng iba pang pagkain maliban sa ice cream. Sinubukan nila na magdagdag ng iba pang pagkain tulad ng sandwiches, burger at fries. At sa kabutihang palad, bumenta din ang mga ito hanggang sa naungusan na nito ang ice cream na tinda nila. Sa pagkakataon na ito, naging oportunidad ito kila Tony na bitawan na ang ice cream business at mag-concentrate na lang sa ganitong lineup ng pagkain. Kaya't noong 1978, agad nilang pinalitan ang pangalan ng ice cream shop at pinangalanan ito na Jollibee. Opo, hindi yan wrong spelling at tama po ang inyong nababasa. Ito kasi ang naisipan na pangalan na gawa-gawa lamang na salita ni Tony.
At noong mga panahon na yun, wala pa rin talagang identity ang Filipino fast food chain na ito. Pero dahil sa suggestion ng marketing manager nilang si Manuel Lumba, pinalitan nila ang pangalan nito na Jollibee para mas maidugtong sa salitang Jolly dahil sa saya na naihahatid nila sa mga customers, at B bilang mga bubuyog na nagre-representa sa staff at crew ng Jollibee, pati na rin sa kabuuan ng mga Pilipino na maihahambing mo sa mga hardworking na bubuyog na kumukolekta ng matatamis na bagay sa ating buhay. Si Manuel Lumba din nga pala ang responsable sa karakter ng restaurant na Jollibee na tinawag nilang si Juicy J. Suot ang pulang jacket na may sombrero ng isang chef. Impluwensya dito ni Lumba ang cartoon character na si Mickey Mouse at ang mascot ng karibal na restaurant, si Ronald McDonald. Matapos tumigil sa pagtitinda ng ice cream, nag-serve ang Jollibee ng panibagong lineup na mga pagkain sa mga customers. Mabentang-mabenta ang mga ito sa kanilang mga parokyano. Pero namumukod-tangi dito ang lakas ng demand ng isa nilang produkto, ang hamburger o mas kilala bilang Yumburger. Mas pinipilahan ng mga tao ang Yumburger, kaya't nagpa siya ang management na ito na ang gawing primary o flagship product ng restaurant. Sa lakas ng demand nito, umusbong ang variants ng iba't ibang Jollibee hamburgers. Nariyan ang pinaka-basic na Yumburger, Yumburger with cheese, Aloha Yumburger na sinamahan pa nila ng slice ng pinya, at higit sa lahat, ang pinakakuya ng mga burger ng Jollibee, ang Champ. Maliban sa mga ito, nagdagdag din ng rice meals ang Jollibee. Nariyan ang burger steak na siyang Pinoy at pangmasa version ng Salisbury steak. Hindi nagtagal at dinagdagan din nila ng spaghetti ang kanilang menu. Noong mga panahon na yun, hindi pa gaano kakilala ang spaghetti sa mga local restaurants. At ang Jollibee ang nagpasimuno ng Pinoy style taste kung saan mas matamis ito kumpara sa spaghetti ng ibang bansa. Sa kabila ng kasikatan ng mga produkto ng Yumburger at iba pang sandwiches tulad ng Jolly Hotdog, sinubukan din nila mag-experiment sa mga rice meals na maaaring maging patok sa pangmasang Pilipino. Enter Jollibee Chicken Joy. Kung inaakala nyo na ang Yumburger ang pinakamabenta sa Jollibee, nagkakamali kayo. Ang Jollibee Chicken Joy ang pinakapopular at pinakasikat na pagkain sa menu ng Jollibee. Hindi man ito ma-appreciate ng mga foreigner dahil sa samot-saring combo meals nito na may kanin o spaghetti, eh siguradong patok na patok pa din sa mga Pilipino ang value meal na ito. Sa katunayan niyan, noong 2014, dahil lamang sa isang computer glitch, napilitang isara ng Jollibee ang ilan sa mga stores nila nationwide dahil sa hindi available ang Chicken Joy sa ibang branches nito. Ang resulta, umabot sa 6% ang nawala sa kanilang kita sa buwan na yun dahil lang sa isang food item sa kanilang menu. From Chicken Joy to Chicken Sad. Sa popularidad ng Jollibee sa kabuuan ng Pilipinas, walang ibang naging sumunod na hakbang para kay Tony, kundi ang i-expand ang franchise nito patungo sa ibang bansa. Nagkaroon ng Jollibee branches sa North America, Southeast Asia, Middle East, pati na din sa mga bansa sa Europe. Sa dami ng Pilipino sa buong mundo, kasama sa strategy ng Jollibee ang makapagtayo ng mga branches kung saan may mga Pinoy upang mabawasan ang pangungulila nila sa panlasa na kanilang nakagisnan. Sa ngayon, nangunguna ang US sa dami ng overseas Jollibee branches. Nauna itong nakapagbukas ng branch sa Daly City, California. Sinundan naman ito ng mga branches sa Florida, Texas, New York at iba pa kung saan tinatangkilig ito ng mga Pinoy, half Pinoy at pati na din mga American customers. Sa dami ng branches ng Jollibee, naisipan na ni Tony na itayo ang Jollibee Food Corporations na siyang hahawak sa kabuuan ng operations ng lahat ng mga restaurants nila. At hindi lang din naman Jollibee ang hawak ng korporasyon na ito. Noong 1994, nag-umpisa na din silang bilhin ng iba't ibang fast food chains dito sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pizza chain na Greenwich, Chinese style food na Chowking,
red ribbon cakes and pastries. Kasama na rin dito ang hari ng Anli Rice Mills, ang Mang Inasal. Part owner din ang JFC sa franchise ng iba't ibang restaurants tulad ng Burger King, Dunkin' Donuts, Hard Rock Cafe at marami pang iba. Sa ngayon, umaabot sa humigit kumulang na 187 billion pesos ang kabuuang net worth ng Jollibee, na siya ding binansagang world's fastest growing Asian restaurant chain. Dahil sa dami ng hindi mabilang na branches nito sa buong daigdig, kasama na din ang iba't ibang restaurants na nasa ilalim ng pamamahala nito. Sa pag-asenso ng Jollibee mula sa isang simpleng ice cream store patungo sa isang namamayagpag na korporasyon, para kay Tony, parte ng tagumpay nito ang bawat Pilipino. Ito ang nag-iisang restaurant na bumihag sa puso ng bawat isa sa atin. Bukod sa pagkain na hatid nito, narito rin ang mga alaala na hindi mabubura sa isip natin na nagdadala sa ating pagkabata. Kayo, ano ang hindi nyo malilimutang Jollibee experience? I-share nyo naman sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang ating video, pakishare na lamang at huwag nyo sanang kalimutan na i-like.